I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. It's me again. Hello, hello, hello sa mga Marcos loyalists and supporters. But anyway, meron tayong uploads, updates video. This is very important matter. Next naman. So yun guys, ay nako, talaga namang napupuna ang mga nagpre-rally. Itong mga congressman, mga kababayan, nako, nakikita nila parang pinupolitika na ito. Ang aga naman, sabi ng isang congressman, ano, malayo pang election 2028, parang atat na atat sila talaga. Ha? Ano, ang dating sa akin, ha, parang dadaan nila sa dahas para makaupo sila sa Malacanang. Ay, hindi naman pwede po yun. Ha? 31 million ang bumuto kay Pangulong Marcos Jr. Remember that? Ha? Inupo sa ng taong bayan, pues, hindi po mangyayari yung mga gusto niya. Lalo't at lalo't gumaganda ngayon ang ekonomiya ng bansa at maraming mga investor na nag-invest sa Pilipinas. Sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr., ngayon pa sisirain niyo ang gumaganda na takbo ng ekonomiya ng bansa. Wow. Si Pangulong Marcos Jr. talagang hardworking, to do effort. Tapos itong vice presidente niya sumasama sa rally. Anong ibig sabihin nun, mga kababayan? Napaghalata ba? Kung ako si VP Sara, for daily kadisa na lang, kung talagang ayaw niya, no? Or wala sang tiwala kay Pangulong Marcos Jr., dapat po mag-resign na lang po siya. Huwag garapalan. Ah? Kaya minsan naisip ko tama yung sinabi ni Mr. Las Canas. Huwag magtiwala, sabi niya kay Pangulong Marcos Jr. sa kay Sara Duterte, traitor 'yan. Kaya yung pagpunta niya sa rally, parang ang dating sa akin parang traitor na nga, no? Kung ayaw mo na, 'di ba? Kay Pangulong Marcos Jr., o hindi mo nagustuhan siya, bilang presidente ng Pilipinas, hindi mag-resign ka. Pumunta ka na lang sa rally, mag-rally ka na lang buong maghapon kung gusto mo. Oh, pero mag-resign ka na lang kasi mayroon pang mga magagaling na mga sekretary ng DepEd na pwedeng pipiliin, no? So, para sa akin, mga kababayan, hindi maganda ang isang politician na pumupunta ka dyan sa rally na yan. Saan ka makakita na mataas na opisyal ng gobyerno, sumama ka sa rally, sinuportahan mo ang isang akusado na sex offender? Eh paano naman kaya yung inaargabyado ni Pastor Kibuloy? Okay lang ba yun kay si Sara Duterte? Ha? Wala sang isip pagdating doon sa mga naargabyado? Ha? Saan kayo makikita ang ganyan, guys? Pagdating sa batas, walang kaibigan na kaibigan. Kung talagang mahal mo ang mamayang Pilipino, sundin mo ang batas, kung ano ang batas sa Pilipinas. No one is above the law. Himbis gagawin niya na lang sana itong mga politisyan na ito, yung ibang senador na nagpunta, kausapin si Pastor Kibuloy na harapin ang kaso niya, sagutin ang lahat ng aligasyon laban sa kanya. Kung wala namang pagkakasala, di absurdo, di ba? Tapos, ngayon pag nagkasala, ay di kulong. Ganun lang kasimple. At galing sa Amerika pa yung kaso na yan. Means, matibay po ang ebidensya laban sa kanya. So bakit niya hindi niya harapin? Pagdating sa franchise, kailangan po yan ng kongreso na tanungin si Pastor Kibuloy. Kongreso guys, ang nagbigay ng prangkisa sa SMNI. O, sabi na nga isang congressman, hindi naman siya ikukulong, hindi naman siya ikakaso, tatanungin lang. Kung ano yung, bakit maraming nilabag na batas ang SMNI. O, iyon lang kasimple. So dahil dyan mga kababayan, panoorin nyo itong sinabi ni Congressman Dimapuro. Tandaan nyo, majority ng Pilipino anti-China. At buong Mindanao, Visayas, maraming Marcos supporters dyan. Pakinggan nyo yung sinabi niya, mga kababayan. Yun lang po, no? Ang aking masasabi, kung talagang hindi mo na kaya, o hindi mag-resign ka, di ba? Bilang DepEd Secretary, total naman, nandiyan ka sa rally, for delikadisa na lang. Nakakahiya, di ba? Hindi mo alam ang mga nangyayari dito sa mga politisyan na ito. Ewan ko na lang. Kayo na pong balang humusga, mga kababayan. Bato-bato sa langit, huwag matamaan. Yun po ang katotohanan. Eto na, panoorin nyo. For me personally, no, in terms of her call for resignation, I think that is the prerogative of our president.
the litmus test is when she has lost the faith and confidence of our commander-in-chief, and that is President BBM. And that will be the only time that she should really resign, and do the right thing and resign, if the president no longer believes in her. Secondly, her participation in the prayer rally, I only saw tidbits of it. Who I saw on the stage were Senators Bato and Senator Bongo as far as national figures. From what I heard and I saw, VP Sara was among the crowd, talking to the people. And we don't really know what her purpose is there. I would want to believe that her purpose is to at least neutralize, you know, the former president na wag naman masyadong masipag yung banat siya kay President Bongbong Marcos, because she is still his cabinet secretary for education. She can still do so much good for our nation, and it really was, you know, a wonderful thing for all of us, the Mindanaoans, I think also the Bisayans, and also for the Ilocanos, Northern Luzon, to see the two together, the UNI team. That is the greatest, you know, I think the closest in modern history where the Philippine people as a nation were united. So I would not want to give up on that dream na sinasabi ng mga tao na wala na yung UNI team. No? I wouldn't want to give that on, up on that. I hope that being, you know, his daughter, our former president, President Duterte, will somewhat be, you know, in a way, parang tapered down, or you know, like a dialogue can open, because this doesn't help anybody. This is and again, this is the holy month of Ramadan. You know, for most of us Muslims, for all of us Muslims, this is a month of peace, a month of prayer. And I'm sure that on behalf of all Muslim Filipinos, what's in the bottom of our hearts is that our nation will succeed in moving forward peacefully and united, both Muslims and Christians alike. And it will be very difficult for us to do this when two great leaders are fighting against each other, President Bongbong Marcos and former President Rodrigo Roa Duterte. In regards to the prayer rally, is it an opposition? Is it really something to be worried about? Kami naman are from Mindanao, so basta lang walang armas, walang crossfire, walang ano, violence, and you know, there's no harm. It's part of our democratic process for us to be have freedom of prayer, freedom of opinion, freedom of speech, and in the end of the day, I strongly believe that the majority of the Filipino people will rally with our president, President Bongbong Marcos, because he's doing the right thing. Thank you, sir. Ayan, guys.